isa pa nating dapat na laging ma-appreciate at ito'y lagi na natin ipinakakadiin-diin na suma sa atin ang Diyos. God is with us. Ang anghel, nung tinutukoy niya na ipapanganak si Jesus, sabi niya sa Mateo 1:23, tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. So when you say Emmanuel, you mean God with us. Napakaganda po ng Tagalog dito, suma sa atin ang Diyos. Hindi lang natin kasama, nasa kalooban natin, nakikiisa sa ating espiritu. Diyos nakapisan, kasama, kasambahay natin. Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Napakadalas po nating banggit-banggitin ang reference na ito. Sapagkat ito ang isang kauna-unahang pinakamahalagang katunayan at katotohanan na isinaad sa Biblia, na ang tao nilalang sa wangis ng Diyos. The Spirit of God is in man. The Spirit of man comes from God. Genesis 2:7, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So yung hininga na yun ay hindi lang yung gaseous form of life, but it's also the Spirit of God coming from the essence of God, becoming one with the essence of human beings. 1 Corinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Naninirahan, kapisan, kaisa, suma sa atin ang Diyos. Ano ang kinalaman niyan sa atin pong pag-aaral? Sapagkat kung ano ang pakitungo sa Diyos, ay siya rin pakitungo sa sarili. Kung ang Diyos ay nakikipisan sa atin, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, pwede bang may gawin ka sa Diyos na hindi mo rin ginawa sa iyong sarili? Parang binaril mo ang noo mo, di ikaw ang nasaktan, tinaga mo ang kamay mo, di ikaw ang nasaktan, ganun din ang nangyayari sa atin sa bawat gawin natin sa Diyos. Kung minamahal mo ang Diyos, minamahal mo ang iyong sarili. Tinatalikuran mo ang Diyos, kanino ka tatalikod? Di sa sarili mo rin dahil sa iyo nakikipisan ng Diyos. Wala tayong pwedeng gawin sa Diyos na hindi tayo ang aani at hindi tayo ang tatablan noon. Sa atin din mangyayari yon. Pangalawang Samuel 7:1-2, dahil si David ay nakatira sa isang palasyo, nais din niyang ipagpagawa ng palasyo yung kabanang tipan na sagisag ng presensya ng Diyos. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginagambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko'y yari sa Sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Nahalata ni David na maganda ang trato niya sa sarili niya, pero parang hindi kasing ganda noon ang pagtrato niya sa presensya ng Diyos. At nahalata niya na kung paano niya dapat tinatrato ang sarili, ganun din sa Diyos. Sapagkat babalik at babalik sa Kanya. Kaya siya ay nagplano na magpagawa ng higit lalong mainam na kanlungan noong kaban ng tipan. He was of course trying to improve the situation wherein the Ark of the Covenant might be housed more appropriately because he was only a human king and yet he lived in a palace. Sa pangalawang Samuel 24:24, na nang si David ay bumibili ng mga hayop upang ihandog sa Panginoon, ay ayaw naman siyang pagbayarin nung kinuhanan niya at pinagpilitan niya magbayad. Sabi niya, sabi sa Biblia, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, mabayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang kanyang anggiikang yon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Dahil siya'y hari, nung kumuha siya ng hayop doon sa supplier, ayaw siyang pagbayarin, wag na lang, libre na lang. Sabi niya, aba, ayaw ko ng mga patiway-tiway dahil yan ay ibibigay ko sa Diyos. Mahal ang Diyos, kaya mahal din ang ibibigay ko sa Kanya. Napakaganda sa salitang Tagalog yung mahal because it means beloved and it also means expensive. Kasi mahal ka, hindi ka bibigyan ng mura. Kasi sa atin, yung mura na inexpensive or cheap, e curse din yung huwag mo kumurahin. Kasi pag binibigyan ka ng mura, minumura ka. Pag minamahal ka, binibigyan ka ng mahal. Kaya alam na alam niya yung tao nagmamahal sa Diyos, hindi niya minumura lang yung binibigay niya.
Hindi yung, ay, offering nga pala, ano nga pala, natin ako dito, yun. Kung gano'n ang trato mo sa Diyos, ang totoo lang, ay gano'n din ang trato mo sa sarili mo, hindi mo pinapahalagahan, hindi mo binibigyan ng mamahalin, sapagkat yung Diyos na binibigyan mo, ay Diyos na nasa sa'yo rin eh. Diyos na tumutulong sa'yo, Diyos na nagmamahal sa'yo, Diyos na lumikha sa'yo, tapos itatrato mo ng gano'n lang, eh di sa'yo rin yun babalik. Kaya sabi nitong si David, I'm not going to give God anything that costs me nothing. It's going to be expensive. Ramdam, dama, kasi mahal ko siya. Ano po mga katotohanan dito ang nais nating bigyan ng diin? Ang ginagawa sa Diyos, ang siya rin ginagawa sa sarili. Ang pagpipitagan sa Diyos ay pagpipitagan din sa sarili. Ang gumagalang sa Diyos ay iginagalang din. Pansinin niyo mga kapatid, yung mga bumabastos sa Diyos, nagiging bastusin din sila. Yung mga tumatalikod sa Diyos, tinatalikuran din sila ng maraming magagandang bagay. Yung nagpapahalaga sa Diyos, pinapahalaga din niya ang sarili niya. Nakakita ka naman ng tao nagpapahalaga sa Diyos tapos naglalakad ng humuhugot sa kalye? Sanya mahalaga sa akin ng Diyos tapos bumulwak na yung dibdib niya sa lalim ng kanyang neckline? Hindi, nagpapahalaga ka sa Diyos. Ang nagiging ending, pinapahalagahan mo rin yung katawan mo eh. Kasi kahit hindi mo iniisip yan, kahit hindi ka conscious, alam mong nananahan sa'yo yung Diyos. Kaya yung tao nagpapahalaga sa Diyos, pati sa pagkain, hindi nagtitira ng kung ano-ano, hindi burara sa mga gamit. Kasi ang Diyos is God of order. Because the moment you turn your back on God, then you turn your back on the decent part of yourself. Because God is your decency. God is your cover. God is your respectability. And the moment you don't respect God, the first thing you do is disrespect yourself. Tingnan ninyo ang mga tao na tumatalikod sa Diyos. Ang una-una rin tinatalikuran nila ay sarili nilang morality, sarili nilang urbanity, sarili nilang respectability. Because the moment you harm God, you harm yourself. Because God is in you. Marcos 8:38, in a very graphic way, Jesus demonstrated it. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So sinasabi ni Lord, ginagawa mo sa akin, gagawin ko sa iyo. Ikinakahiya mo ako sa mga tao, pagdating ko para maghukom, ikakahiya din kita. Pero itinataas mo ako, itataas din kita. Pinapahalagahan mo ako, pahalagahan din kita. Kaya ang nagpapahalaga sa Diyos, nagpapahalaga rin sa sarili. Nakita niyo yung tao na inalihan ng masasamang espiritu? Nung pinuntahan ni Jesus, siya'y hubad, napaka-wild, ikinakadena, nilalagot lang niya yung mga kadena, nakatira siya doon sa kasama ng mga patay, sa mga libingan. Pero nung naramdaman na niya ang kapangyarihan ni Kristo at siya ay nahipo ng kapangyarihan ito, anong unang napansin ng mga tao? Matino na siya, hindi na siya wild. At siya'y nakadamit na, hindi na siya bad. Sapagkat ang taong natututong magpahalaga sa Diyos, consequently, automatically, inevitably, pinahahalagahan din ang sarili. Kaya kung ilahampas-hampas mo lang yung katawan mo sa apat na sulok ng pasay, nung hindi mo kilala ang Diyos, ngayon ikaw ay nasa Diyos na, pinapahalagahan mo na yon. Pinapahalagahan mo na ang iyong oras. Pinapahalagahan mo na ang sinasabi mo, saan ka nagpupunta, saan ka nakikita, kasi pinapahalagahan mo yung Diyos. Ang pagtataas sa Diyos ay pagtataas din sa sarili. At napapabuti ang sumusunod sa Diyos. Jeremias 7:23, sinabi dito ng Diyos, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila ay maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamumuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang pamumuhay. Napaka-inconsistent yung nagsasabi siya, nasa Panginoon, tas ang gulo ng buhay. Liban na lang yung gulo na yan ay tira-tirahan pa ng dating gulo nung wala pa sa Panginoon at inaayos-ayos pa, understandable. Pero yung nasa Panginoon ka na, invento ka pa ng invento ng mga bagong gulo, hindi yata bagay yon. Kung talagang pinapahalagahan ng Diyos, na Diyos ng kapayapaan at Diyos ng kaayusan, na pagpapala ang mga sumusunod sa Diyos. Awit 89:15, mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba,
sa pagsamba niya'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Pag sumuko ka sa Diyos, anong nangyayari? Sumusuko ka sa kaayusan, napapaayos ka. Pagka ikay lumalaban sa Diyos, tinatanggal mo ang kaayusan sa iyong buhay, napapagulo ang buhay. Ang umiibig sa Diyos ay naiibig din ng Diyos. At kung naiibig ka ng Diyos, naiibig ka rin ng iyong kapwa. At naiibig ka rin ng iyong sarili. Kaya napapahalagahan mo lang ang sarili mo kasi nandun yung Diyos sa iyo na pinapahalagahan mo. Ang trato sa Diyos, trato sa sarili. Kaya yung mga ibang nagtatampo sa Diyos, hindi nila alam, nagtatampo rin sila sa sarili nila. Tatalikod sa Diyos, tatalikod din sa sarili. Juan 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So yung umiibig sa Diyos, naiibig din. Yung namumuhi sa Diyos, kinakamuhian din. Parang echo mountain ng Diyos. Kung ano sabihin mo, yun ang babalik sa'yo. Parang salamin. Kung ano ipakita mo, yun ang mare-reflect sa'yo. Kaya napakahalaga po na conscious tayo kung paano tayo nakikitungo sa Diyos. Ang nagpapahalaga sa Diyos ay nagkakaroon din ng halaga. Kaya naman gusto ng Diyos na siya'y parangalan, sambahin, sundin at ibigin ng kahit higit kanino man dahil tayo rin ang nakikinabang noon. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sapagkat kung iniibig mo ang Diyos, ang ending nun, iibigin mo rin naman ang iyong sarili. Na ang paglilingkod mo sa Diyos, ang ending nun ay paglilingkod din sa sarili dahil ikaw ang makikinabang. Na ang pagsunod sa Diyos ay pagpapabuti ng sariling kalagayan dahil ikaw ang mapapabuti. So sa lahat ng yan, tayo rin ang nakikinabang. At ano pa pong isang katotohanan ang napakahalagang laging alalahanin, ang ipinagkakait sa Diyos ay ipinagkakait din sa sarili. Yung nagdadamot sa Diyos, pinagdadamotan nyo ang inyong sarili. Dahil, sinabi ni Jesus, Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit inyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So if you're generous to God, God becomes generous to you. Whatever you give to God, God gives back. So sino mang tao ang matalino, ay hindi niya pagkakaitan ng Diyos. Hindi niya pagkakaitan yung mga hinihingi sa kanyang, hindi lang yung mga donation, hindi lang yung mga material things, lalong-lalo yung obedience. Because when you deny God your obedience, you deny yourself the fruit of that very obedience. And in Christian dynamic, you keep only what you give away. And you lose what you try to keep. Ang sumusuway sa Diyos ay lumalapag sa sariling budhi. Nakita nyo, kung hindi natin ito laging naalala, isipin, pag may ginagawa kayong masama, nagigilty naman kayo, di ba? Kung isa lang, pabawas ng pabawas, yung intensity ng guilt na yan, pag lagi nating binabaliwala, pero meron pa rin. Bakit pag may nasabi kang masama, parang nalamukot na naman yung puso mo. Pag may pinagdamutan ka, you don't feel good. Pagka meron kang ginawa ng masama, di ka rin makatulog. Pag may ginawa ka naman ng mabuti, natutuwa ka. Kaya according to studies, yung daw gumagawa ng mga charitable works, actually lumalawig ang buhay, mas mabilis gumaling sa mga sakit, at mas malakas ang panlaban nila sa sakit. Kasi meron silang kasiyahan eh. Pero ginawa yun sa kapwa. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ginawa mo sa kapwa ay ginawa mo sa Diyos. Ang ginawa mo sa Diyos, ginawa mo sa sarili mo. Kaya yung gumagawa ng mabuti sa kapwa, gumagawa ng mabuti sa Kanya. Kung hindi natin ito magawa dahil tayo banal, gawin natin dahil tayo matalino. Dahil alam mo na ang ibinibigay mo sa Diyos ay ibinabalik sa iyo. At ang sumusuway sa Diyos, kinakalaban ng sarili. Kaya may mga tao na nahahati, hating-hati ang loob. Bakit? Kasi hindi nila sinusunod ang Diyos. Sila na naman ang nahihirapan.
hindi nila pwedeng takasan kasi nasa kanila naman ang Diyos. Sumasa atin ang Espiritu. Ang lumalayo sa Diyos ay lumalayo sa kanyang sarili. Ang lumalayo sa Diyos ay lumalayo sa kanyang sariling kaluluwa. Ang humihiwalay sa kanyang sariling pagkatao ay tinatawag nating nawawala sa sarili. Naliligaw. Naliligaw ng landas. People tell you are beside yourself. It's not you. So, sino po ang taong buo? Yung alam niya na ang kanyang pakikitungo sa Diyos ay pakikitungo sa sarili. Kaya pinakikitunguhan niya ng mabuti ang Diyos. O kaya pinapakitunguhan niya ng mabuti ang sarili niya, ang ending din pakikitungo ng mabuti sa Diyos. Sapagkat wala kang pwedeng gawin sa sarili mo rin naman na hindi mo ginagawa yun sa Diyos. Halimbawa, you treat yourself so cheaply, you are also doing it to God who is in you. Hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Hinahayaan mo maging bastusin ka na lang dyan. Palasing-lasing ka dyan, walang gumagalang sa'yo. Kinakalagkad mo rin sa ganong pagkababa ang imahe ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na nasa'yo. Kaya ang mga kasunod nun, mga hirap ng buhay, gulo, mga kasakitan. Ang pakikitungo rin sa kapwa ay siyang pakikitungo sa Diyos tulad ng binabanggit natin. Ang kapwa-tao rin naman natin ay pinipisanan ng Espiritu ng Diyos. Mateo 25:40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ay pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. So what was the Lord saying? Whatever you do to the least of these, you do to me. So, gusto natin maging mabuti sa Diyos? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Maging mabuti tayo sa ating sarili. O balik na rin, gusto mo maging mabuti sa sarili? Maging mabuti ka sa kapwa. Maging mabuti ka sa Diyos. Napakaganda ng Tagalog dyan, kapwa-tao. Ibig sabihin, ikaw ay ako rin. Ako ay ikaw din. Wala akong pwedeng gawing masama sa'yo na hindi rin ako maapektuhan. Wala akong pwedeng gawing pag-ignore sa'yo na hindi rin ako yung na-ignore. Ang trato sa Diyos, ang trato sa kapwa, ay siya rin pagtrato sa sarili. Efeso 4:6, iisang Diyos at Ama nating lahat, yun ang tawag sa Diyos. No? Siya ay higit sa lahat, kumikilo sa lahat, at nananatili sa lahat. That's why courtesy is a very high form of religion. Yung ikaw ay magagalangin sa kapwa, naiisip mo siya, nagmamalasakit ka, meron kang pagmamahal, pagbubukod-tangi sa kapwa. Napakataas sa relihiyon yun kahit hindi ka pala simba. Sapagkat ang pagtrato mo sa kapwa ay pagtrato mo rin sa Diyos. Alam nga namang dasal ka ng dasal, dipa ka ng dipa, taas-taas ka ng kamay. Pagkatapos, hindi mo naman pinapahalagahan ang iyong kapwa. Ini-ignore mo siya o sinasaktan mo siya. Anong uri ng relihiyon? Hati ka. Kasi kalahati ng sarili mo, sumasamba ka sa Diyos. Kalahati, sinisira mo ang kapwa mo na tinatahanan din ng Diyos. Hindi sinasaktan mo rin ng Diyos. Napakahalaga po mga kapatid na ating mithiin sa buhay yung maging buo. Yung sinasabi mo at iniisip mo, pareho. Yung tinuturo mo at ginagawa mo, pareho. Pagkamat hindi tayo perfect, kung minsan tinuturo natin, hindi natin lubos na nagagawa. Pero at least mataas naman dapat ang grade mo dyan kahit hindi perfect. Papunta ka towards perfection. Dapat buo. Mahal mo ang Diyos tapos kinakamuhan mo yung kapwa. Kaya nga sabi sa Bible, if you say you love God but hate your brother, you're a liar. Dahil iisa yun eh. At tayo po ba nakarating na doon sa punto na nakita nating iisa yan? Na itong mabuting tao, itong masamang tao, iisa rin yan, member din yan ng katauhan. Kaya si Jesus, sabi niya, pag ninakawang ka ng jacket, ibigay mo pa yung t-shirt mo. Kasi sabi sa kanya, mabasamat yan at mabuti, bahagi yan ng buong isang katauhan. Bagamat iniingatan mo ang sarili mo na madamage ng masasamang tao, pero kahit masama siya, ginagawan mo pa rin ng mabuti. Kasi yun ang ginagawa ng Diyos. Gumagawa siya ng mabuti sa masasama. Iniligtas niya tayo while we were yet sinners. Hindi naman tayo iniligtas ni Jesus nung mabuti tayo eh. Bumuti lang tayo dahil nailigtas na. Kaya napaka-importante yung nakikita mo yung oneness with other people and oneness with God. Oneness with nature. May mga relihiyosong tao tapos hindi naman nila inaalagaan yung ilog. Dasal sila ng dasal but they are polluting the oceans. Eh ang Diyos, ang lumikha nun, siya ang nag-design ng balance ng nature. Tapos ini-imbalance mo, tapos dasal ka ng dasal sa Diyos. Hindi ba hati ka nun? Parang hindi ka consistent.
At ang Diyos, sa Biblia, laging gusto niya yung isa, buo. Pag i-describe pa nga ni Jesus yata ang Ama, kami isa. No? Lagi ang gusto niya, kayo, pag nagkakaisa, didinggin ng langit ang inyong panalangin. Ikaw mismo sa sarili mo, hati. Hindi maganda ang trato mo sa Diyos, sa actual life, pero sa salita, sa praise and worship, ang ganda-ganda. Di hati ka nun. Kaya sa ating kapwa, mga kapatid, makiramdam, magmahal, makiisa. That, let me say again, is a very high form of religion. Mateo 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magandang goal yan. Siguro sa buhay na ito, bihira yung makaka-perfect score kung meron man bago mamatay na talagang naibig niya yung kapwa niya tulad ng pag-ibig niya sa sarili niya. Pero ang mahalaga, over the days, the weeks, the months, the years, umaasenso tayo dito that we are finding ourselves falling more and more in love with people, that there's more and more room in our hearts to love people and to love very specially the unlovable. Normal naman na mahalin mo yung kaibig-ibig, pero yung mahalin mo yung nakakainis, yun na yata ang spirituality. Na tayo'y minamahal ng Diyos kahit tayo nakakainis. Sa palagay niyo ba, hindi kayo nakakainis sa Diyos? No? Mga ugali natin, mga paulit-ulit natin makamalian, nakakainis yan, pero mahal tayo ng Diyos. Maulit man lang natin yan kahit na in a much lesser degree na minamahal din natin yung nakakainis. Hindi yung, ang tugon mo sa nakakainis, mainis ka na nga. The only reaction mo dun sa masama, masama ka na rin. Nasaan yung espiritu ng Diyos? Yung ma-translate natin yung mga, kung ano-ano, mga religiosity sa ganong actual life. That there is more love in your heart, more room for accommodation of other people. Unang Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Hindi sinabing hayaan mo na bastusin ka ng mga bastos, pero ang sabi, kahit bastos siya, igalang mo. Ikaw ang pinag-uusapan, hindi siya. Kulang siya na kagandahang asal, pero ang tanong, ikaw ba kulang din? Dahil hindi ko mo kulang siya, excuse mo na nakulang ka rin. So balik tayo sa ating original na pinag-uusapan, ang pakikitungo sa Diyos. Kumusta mga kapatid ang pakikitungo natin sa Diyos? Kung minsan dadalaw lang yung pastor sa bahay nila, huy, alisin nyo yung mga ashtray, darating si pastor. No? Eh, ang Diyos nandun na raw araw, baliwala na sa'yo yun. Yun ang sinasabi natin. Paano nga ba itinatrato yung Diyos? Kung minsan meron kang ginagawa ng mga kabalastugan, pero dumating ang boss mo, dumating ang nanay mo, itatago mo yun dahil gusto mong igalang yung presensya nung dumating. Eh, ang Diyos laging nandyan. Paano mo tinatrato yung presence niya? Patuloy ba tayong gumagawa ng mga pinanditirihan niya? Alam niyo kung bakit yan masama, yung gumagawa ka na nakakadiri sa Diyos? Eh, hindi ka naman iniiwan ng Diyos eh. Doon di tinitiis na lang niya yung nakakadiri. Mabuti pa tayo, pumunta ka sa isang banyo ang dumidoy, sara mo uli, umalis ka, di tapos ang kwento. Meron ka nakita biglang nakakadiri, timingin ka sa iba, eh yung Diyos, maiiwan ka ba nun? God fills heaven and earth with His presence. So, how do you minister to God? Na pinapaganda mo, inaayos mo yung kapaligiran mo, yung buhay mo, yung puso mo, yung isip mo, na nababasa rin niya, nandun din siya, para hindi siya mandiri. Do we give God pleasure? Yung alang-alang sa Diyos, linisin natin ito, ayusin natin ito, dahil ayaw ito ng Diyos. Yung merong magugulong bahagi ng buhay natin, na sinasabi mo, alang-alang sa Diyos, iayos natin ito, kasi ayaw niya yan eh. Yung para o ayaw ng nanay ng ganyang ayos, darating siya, ayusin natin ito. Ganyan tayo, meron tayong respeto sa ating kapwa. May darating na bisita, nagmamadali kang ayusin ang bahay kasi gusto mong igalang yung bisita mo. Do we give God that same treatment? Or because God is invisible, we forget that He is around and therefore we become insensitive to God's sensibilities and we offend God left and right. Honor God and you honor yourself. Wala kayong makikitang tao na talagang totoo na binibigyan niya ng parangalang Diyos na siya man ay hindi nagiging marangal. Kasi pag pinaparangalan mo ang Diyos, una ka nang nagiging marangal din. Pagka pinapahalagahan mo siya, nauuna na rin pahalagahan mo ang iyong sarili. Hindi mo inilalagay sa alanganin, hindi mo inilalagay sa kahihiyan hanggat maaari. Hindi mo inilalagay doon sa posisyon na ikaw ay magiging parang walang halaga. Pinapahalagan mo ang sarili mo,
you begin to value your dignity, that you don't sell your honor just for a little pleasure or for some money. May pagpapahalaga. Violate God and you violate yourself. Wala tayong nakitang tao na binayulate ang sarili na hindi muna niya binayulate ang Diyos. Kaya yung relasyon natin sa Diyos, ang totoo nun, relasyon natin sa ating sarili. Kaya anong tawag doon sa equivalent ng mga English na born again? Hindi ba pagbabalik loob? Bumalik ka lang doon sa loob mo. Nasa loob mo kasi ang Diyos eh. Pagkatapos lumalayo ka doon sa kalooban na yon, pero nakita mo na kailangan mong magbalik loob, that's why nagbabalik loob ka. Yung kalooban mo ay binabalik mo sa Diyos, o kaya ikaw mismo bumabalik doon sa kalooban mo na nandun ang Diyos. It's very profound. Yung mga very deep theological phrases na yan and terminologies exist in our languages. Because our ancestors had always understood God and they're very, very spiritual. Although devoid probably of the religious labels that modern religiosity will want to see, but our ancestors knew that to return to God, kailangan ka magbalik loob. Kailangan ka maghunos dili. Magbago ng pag-iisip. Kailangan kang mag-isip-isip. Paano natin tinatrato ang Diyos? Pinahahalagahan ba natin? Itinataas? Iginagalang? Minamahal? Kasi ito rin ang mangyayari sa sarili mo. Ama namin, kami po ay humihingi sa inyo ng karunungan. Napakaraming pwedeng pag-aralan sa buhay. Napakaraming laman ng Biblia, napakaraming topics. Pero gusto namin unahin, Panginoon, itong mahalaga na kung sariwain namin, reviewin kung paano namin talaga kayo tinatrato. Hindi yung kung paano namin pinapackage ang sarili namin bilang mananampalataya. Hindi yung kung paano namin inaayos ang salita namin na didinig ng kapwa-tao. Kundi, paano namin kayo pinakikitunguhan? Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang bagay na ito. Kuminsan, talagang hindi tayo pinapahalaga ng kapwa. Ang maring dahilan yan kasi hindi naman natin pinapahalaga ng Diyos. Nawawalan tuloy tayo ng halaga. Misa nagtataka tayo, bakit tayo sinasalbahe ng kapwa? Pero maring nauna na tayo na manalbahe sa Diyos eh. We begin a cycle that ends at our doorstep. What we do to God comes back to us. Kaya yung mga sobrang lumalayo sa utos ng Diyos, ano nangyayari? Sila mismo ang nasisira. Panginoon naming Diyos, turuan mo po kami. Mga bagay na seryoso kuminsan, mga bagay na kuminsan nakakatawa, mga bagay na magagaan, may bagay na mabibigat, pero lahat ng ito, Panginoon, pagtuturo ninyo sa amin. Nais namin ngayong reviewin, Lord, kung kami nga ba ay gumagalang sa inyo ng tama. Nakikisama ba kami sa inyo tulad ng kung minsan ay kagusto naming makisama sa tao? Ano talaga ang trato namin sa inyo, O Diyos? Ipakita niyo po sa amin. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid, at hilingin natin sa Panginoong kausapin tayo sa ilang saglit ng katahimikan. Ipakita mo sa amin, Diyos, kung may mga pinagtatakhan kami sa buhay, baka ito yung sagot. Misa nagtataka kami kung bakit hindi kami pinapahalagahan ng iba. Baka ang dahilan, di kami nagpapahalaga sa inyo. Tinatalikuran kami ng iba, baka tumatalikod kami sa inyo. Kung misa naiinis kami sa aming sarili, baka ang dahilan, dahil hindi namin kayo na-appreciate at baka naiinis pa kami sa inyo dahil sa aming mga limited understanding and interpretation of events in our lives. Mangusap kayo sa amin ngayon, Diyos, at ang aming hiling, maunawaan namin ang mga iba't ibang kalagayan namin ngayon sa buhay na may kinalaman sa pakikitungo namin sa inyo. Kung kami naman ay dinarat na ng napakaganda mga pagpapala, makita namin dahil iginagalang namin kayo. Dahil maganda ang relasyon namin sa inyo. Dahil may itinanim kami noon
na ipinangako niyong lahat ng tanim namin ay inyong bibigyan ng bunga. Patuloy tayong manalangin ng mga kapatid. Huwag niyong madaliin. Bihira natin nare-review yung talagang tunay na relationship natin sa Diyos. Paano natin talaga siya tinatrato? Nalilimutan natin na siya ay may feelings, that God is a person, that God is spirit. So many times you become insensitive and hurt God. And how can you hurt God without hurting yourself in the end? Be with us, O God, in silence. Speak to your people and teach us how we can continue to improve the way we treat you.